Hello po, kumusta po sa lahat po ng mga Libra, Libra sign. Ito po ang inyong quick money reading. Wala. Snake, sword, paradise. Okay, so sa money, ito po yung kailangan po ninyong marinig ngayon. So, kung kailan nyo po ito mapanood, mga te, mga dude, ito po yung divine timing o yung tamang oras, araw, buwan, taon na mapanood nyo po ito. Meron po kayo ditong snake, sword and rose, paradise, sunglasses. Alright, timeless reading. Money reading po para sa mga Libra. Pati na rin po sa mga cross watchers, mga tayo mga dude. Ano man po yung inyo pong sign or zodiac sign sa mga cross watchers din po. Okay, so Libra. 9 Libra, meron kang 8 of pentacles, 9 of pentacles. At 7, galing nga, sunod-sunod, 7, 8, 9. 7 of Wands. 4 of Cups. At, lumipad. Ang ganda ng lipad niya, di ba? Ang ganda ng padulas niyang ganyan. So, Ace of Wands. So, ibig sabihin, mga tayo mga dude, maganda yung pasok ng pera. Mga tayo mga dude, yung abundance, yung prosperity po ninyo, yung good luck, good fortune. At ang mensahe po dito, mga tayo mga dude, ay yung inyo pong new beginnings, yan po, or yung inyo pong kung ano po yung ginagawa ninyo sa kasalukuyan. Kasi ang ilan po sa inyo ay sign nito na creator po kayo. Kayo po yung gumagawa ng pera. Yan po. So, kahit anong gawin po ninyo, meron dito na Midas touch. Kung ano yung gawin mo, kung ano yung hawakan mo, ay magiging ginto. Or, meron din po dito na alchemy. So, yung pain mo, yung mga paghihirap, yan po, pain, sufferings po ninyo, yung misfortune o yung mga nangyari po na may mga nag-tridor po sa inyo kasi may snake po dito, malicious, ganyan po, mga naninira po sa inyo, yung mga nanloko or nang scam po sa inyo, may na-scam po dito ng malaking pera, 100,000 pataas sa ilan. So, meron ditong 80 or 90,000 pesos ang na-scam sa ilan po. So, kung ano man po ito na malicious or competition o yung mga ginagawa po ng mga enemies po ninyo, haters po ninyo, mga ate, mga dude, ito po yung pong sign, ito pong Ace of Wands, ito po yung sign na magkakaroon ka, bibigyan ka na napakagandang idea ni God, okay, ni Papa G, ng Divine Universe, na ito na yung magiging simula ng pagbabago mo. Kasi ang, kung mapapansin po ninyo, yung mensahe po na sinasabi dito ay, kung kailan yung pong muntik-muntikan ka ng muntikan ka ng mawala ng pag-asa, ganyan po, no? Yung muntikan ka ng yung pong tanggapin nyo na lang na ganito talagang buhay, mahirap, mahirap kumita ng pera, yung mga limiting thoughts o limiting beliefs, kung kailan parang natatanggap mo na o nasasanay ka na sa mga problema kasi unexpected yung paglabas ng Ace of Wands at maganda yung pagkakalipad niya o yung pagkakabagsak niya. So, ibig sabihin, hindi mo inaasahan ito. Hindi mo inaasahan na
magiging maayos yung career mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo. Yan po, meron din po ditong OFW na sa ibang bansa po kayo. Or sign po ito na may mga overseas offer po or jobs. Yan po, mga magagandang opportunities, malalaking opportunities na kasi gold coins ito eh, golden opportunities. Mga ate, mga dude, na hindi mo inaasahan na ito na pala yung magiging simula, new beginnings. Magiging simula na mas maging maayos yung career kasi ano, meron po kayo ditong paradise, expansion, yan po. Yung pinapakita po dito ay expansion po ng territory po ninyo. So hindi ka lang sa ilan, hindi ka lang sa iisang lugar, maari din po may relocation. Andito na po yung pinapakita na kayo po ay talagang maglilipat-lipat. Maganda po yung magiging resulta po or para sa ikabubuti mo o ng mga mahal mo sa buhay. Ito po yung expansion, nandito na yung joy. Yung sinasabi dito ay heaven and earth, mararanasan nyo na po yan. Sa ilan, meron po dito na isang buwan na lang, konting tiis na lang, konting hirap na lang, mga te, mga dude. Meron dito na, dito po sa four of cups, maaring hindi na po kayo masaya sa kasalukuyan po ninyong trabaho or yung ginagawa po ninyo, yung negosyo, yung pinagkakitaan po ninyo sa kasalukuyan, yung hanap buhay po ninyo. Hindi ka na masaya, kaya merong offer sa iyo ang Divine Universe. Ayan, meron si God, ang Divine Universe, Infinite Source. Yan po, may bago, kasi new beginnings yan, no? May bago, maaring bagong offer o bagong idea ito na magpapayaman sa iyo, negosyo o opportunity abroad. So matagal ka na mga te, mga dude, matagal na to, matagal na kayong sa ilan, 2008, 2007, 2009, 2014 na kayo po ay talagang hirap na hirap, no? Nakikipaglaban sa hirap ng buhay. Ganyan po, walang katapusang spiritual battle or war. Ganyan po, mga te, mga dude, dito po sa Seven of Wands. Maraming nanonood sa inyo, maaari din po na nanonood or nakatingin sa iyo, hinaghihintay ng may makita na pwedeng pag-usapan, ganyan po, or gossiping, gaslighting na magpapababa ng frequency or ng vibrational energy po ninyo. So, meron dito laging nakabantay, nakamatsyag sa'yo, nanonood. Pwedeng sa ilan ay meron po ditong public influencers, ganyan po, na kasi may marami po nanonood. Significant din po ang eyeglasses. O maaring sa ilan ay may problema po sa inyo pong mga mata. Yan po, nandalabo po yung mga mata po ninyo o lagi pong masakit ang ulo. So kung sa trabaho naman po, magkakaroon dito ng okay, magaling kasi extremely protected po kayo. Nandito yung protection sa sword. At kung meron man pong injustices, ganyan po, no? Yung hindi patas na trato sa'yo sa trabaho, maaring may promotion or meron dapat bonus, pero parang nakukuha ng iba dito dahil sa competition or sa enemies. O hindi nakita ang worth mo or yung mga pinaghirapan mo, yung mga ginagawa mo. Okay, sa trabaho po ito. So, magkakaroon ng clarity. Okay, so magkakaroon ng justice. Maaari pong ma-realize ng boss, manager, higher ups.
ayan po, sa management, magkakaroon sila ng clarity na makikita nila na ikaw pala yung talagang deserving na magkaroon ng promotion, mataasan ng sweldo, ganyan po, mga dude. Meron talagang malicious dito, may snake. Maaring sign din po na makakita ka ng snake or managinip ka ng snake. Pero mga dude, ito po yung sign ng abundance o yung kung ano po yung minamanifest po ninyo na magkaroon ka ng magandang trabaho, permanente, ganyan po. Meron po dito na nag-aaral ka pa rin kahit nagtatrabaho ka, or yung panibagong posisyon o yung bagong task o trabaho na ay ibibigay sa'yo or ibinigay na sa'yo recently ay pinag-aaralan mo pa. Okay, minamaster. Okay, minamaster mo yung posisyon o yung task. Pero fulfilling po ito na trabaho na talagang may recognition dito once na matapos mo ito ng maayos at sa tamang oras din po, mga ate, mga dude. So, maaring sa ilan ay sa trabaho po ninyo ay meron kang kasama na mahilig mag-procrastinate o yung pong hindi tinatapos kahit na kaya namang tapusin, hindi tinatapos sa tamang oras o hindi nakakapag-submit. Yan po, yung sa trabaho, hindi po natatapos ng maayos or hindi natatapos sa tamang oras. Okay, so ito yung isa sa mga challenge sa inyo kung paano ka makikisama sa mga ganito pong katrabaho, yung po, co-workers po ninyo na meron talagang snake, merong nag-gaslighting o nagba-backstab po sa inyo. Pero mag-focus kayo dito sa mga possibilities o yung mga talagang matututunan mo pa sa career, sa trabaho po ninyo. Napakaraming mga challenges, matindi ang competition. Pero mga te, mga dude, ito yung sigurado na kayo po ay, pag nakita nyo po ang 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, Ace of Wands, may paradise pa kayo. Yung energy o yung frequency po ay overcoming. Ibig sabihin, kung ano man po yung kinakaharap po ninyo na pagsubok, problema, o yung kung ano man po yung mahirap ngayon sa pera, sa trabaho po ninyo, sa career, or hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung anong pipiliin mo, hindi ka pa makapag-desisyon, or nahihirapan ka na sa workspace, no, sa working environment po ninyo kasi may mga narcissistic o mga toxic po or mga talagang malicious, no, malicious. Maaring kayo sinisiraan or hindi maganda yung trato sa inyo ng mga katrabaho po ninyo or ng boss po ninyo. Maaring, yan po, choose a new direction. Ito ay maari po na sign na malilipat ka ng department o ng trabaho, ng lokasyon, yan po, no? May relocation dyan. Na mas magiging peaceful at magkakaroon ka ng ito, oh. Wow, di ba? Hindi ka pinahirapan ng mga angelic beings, divine beings, ng divine universe. Hindi ka pinahirapan dito. Once na mapunta ka na sa ibang direksyon, sa ibang lugar, eto na agad, oh, di ba? Pinakita agad itong big happy changes. Mabilis na nagpakita o lumabas po ang big happy changes at success. Kasi eto yan. Eto po yan, oh, 9 of Pentacles. At tinutulungan din po kayo ng mga goddess, goddesses, deities. Nandito rin po yung nandito po yung energy ni Hecate, yan po, ni Goddess Hecate, lalo na po sa mga talagang nahirapan, yung umiyak ka talaga dahil sa gaslighting or may naninira sa'yo, sa trabaho, yan po. At yung talagang may mga gumawa po ng ginawan po kayo ng hex, ng curse, ganyan po, or evil spell na kayo po ay mahirapan sa pera, sa trabaho, yun po, yung hindi maganda ang intention sa inyo, na kayo po ay bumagsak, ganyan po, na masira ang career po ninyo,
o masira ang reputasyon mo sa trabaho, sa kung ano man po yung trabaho po ninyo or career, negosyo, yung masisira, yan po, yung ikakasira mo. So, nandito si Hecate, si Goddess Hecate, at kumukonekta siya sa'yo. So, maring nakakita ka ng snake, kasi isang sign po ito na kumukonekta sa'yo at gusto kang tulungan ni Goddess Hecate sa pera, lalo na sa trabaho mo, kung may mga nananalbahe sa'yo or gumagawa ng hindi maganda, kasi isang sign na present ang energy or kumukonekta sa'yo si Goddess Hecate, lalo na sa mga naapi. And po, ano man po yung gender po ninyo, lalaki, babae, LGBTQIA+, lalo na po sa mga magulang, ganyan po yung magulang na, ganyan po, parent or single parent, solo parent, na nakaranas po ng injustices, no? Yung talagang may mga kumakalaban po sa inyo. Isang sign pag may nakita kang snake, picture, or kahit dito po, kung wala kayong makita, dito po, ito na po yung sign, nandito yung sign na snake, simbolo ni Hecate, na ni Goddess, simbolo po ni Goddess Hecate na gusto kanyang bigyan ng katarungan. Okay? Lalo-lalo na po sa pera, sa trabaho po ninyo, hindi magandang trato sa inyo, may nanloloko sa inyo sa pera, may nanloko sa inyo, ganyan po. May nang scam po sa inyo, or yun po, ginawan ka ng problema sa pera o sa trabaho, competition, enemies, basta kung ano po yung hindi magandang intention, maaring sign na may makita po kayong snake or totoo po na ahas or picture, tattoo design or design po sa t-shirt, kahit saan nyo po makita, lumabas po sa FYP po ninyo tungkol po sa snake or picture, videos po ng snake, sign po yan ni Goddess Hecate. At sa ilan naman po, aso, kung may makita po kayong aso, pictures, videos, yan po, in any shape or form may makita po kayong aso, dog, ganyan po, sign po yan na kumukonekta sa inyo si Goddess Hecate. Okay, so yan po, ito po malinaw, within the next few weeks, so ilang linggo, may clue dito na mararanasan mo na yung masagana, paradise, yung pong heaven and earth o paraiso, ganyan po. Nadadagsain ka na ng talagang mga, ayan o, big happy changes, pagbabago sa buhay mo, sa career mo, sa trabaho mo. Ilang linggo, ang significant po dito ay isang linggo, pagkatapos yung mapanood dito, sa ilan po ay, yan po, isang linggo o pitong araw. Meron po dito na apat na linggo. So, apat na linggo ay bali isang buwan din po yon. So, hintay-hintay ka kasi nandiyan na yung success. Ayan na yung mga malalaking pagbabago sa career mo, sa trabaho, negosyo, online platform sa ilan, or kung ano man po yung regular po ninyong kinabubuhay, pangkabuhayan, o yung trabaho, negosyo po ninyo, online business po ninyo, career, o profesyon, o trabaho abroad, yan po, meron ditong mga signs na ilang linggo na lang. Ilang linggo na lang po yan, at kumukonekta sa'yo si Goddess Hecate. Tulungan ka niya, lalo na sa ambition mo sa buhay. Yan po, isa pangarap mo. Malaking pagbabago yan. Ginagabayan ka niya, at eto yun, yung mga hinihiling mo sa pera, lalo na yung mabilisan, mga dude, yung mabilisan mo kailangan halimbawa ng pambayad mo ng sa renta po ng apartment po ninyo, ng bahay po ninyo, bills, electric bills, water bills. So, yung mga mabilisan po, no, or pang tuition or pang allowance po ng anak po ninyo, sa mga may anak po na nag-aaral, ganyan po. So, set your intentions with heart and soul. Ayan, hala, isa pang sign na kumukonekta sa iyo si Goddess Hecate ay moon, lalo na yung crescent moon, kung may makita po kayo niyan, picture o yung totoo pong yung talagang
makita po ninyo. Yan po sa kalangitan. Makita po kayo ng buwan. Yan po. Crescent or makita nyo po. Full moon, yun din po yan. Mate mga dude. Lalo na po kung sa ilan ay masaktuhan nyo po na mapanood nyo po ito na full moon. Kasi ang full moon naman po ay tatlong gabi naman po yan. So kung maabutan nyo po na full moon pa rin or yung crescent, so yan po, mag-set ka ng intention or mag-manifest ka kasi nandito yung magic. Okay, magical, mystical, tinutulungan ka ni Goddess Hecate na palakasin yung magical power mo para mag-manifest ng abundance, ng prosperity, at mailayo ka sa mga ganyan po, no, malicious, mga yung mga tao na magpapahamak sa'yo sa trabaho, sa pera, ganyan po, yung uubos ng pinaghirapan mo, ng pera mo, or manluloko sa'yo sa pera na masasayang yung pinaghirapan mo. Kasi meron dito talagang mga nasayang po na 100,000 na scam sa inyo or nasayang po na pera. Or yung palabas ng palabas lang yung pera, no, malaki na yung lumalabas na pera, nagagastos, pero kakaparanggot lang po, kakaunti lang po yung pumapasok na pera. Meron din po dito 80,000, 90,000. Diba? Write down your goals, dream big. Ito na po yun, yung manifestation po ninyo. May rainbow din po, sign po yan ng abundance, ng prosperity. At ang clue dito, within the next few weeks, so ilan linggo na lang, konting tease na lang mga tayo mga dude, konting tease na lang, sa ilan talagang makakaalis ka na sa lugar na ayaw mo na, hirap na hirap ka na, sobrang stress ka na, at mapupunta ka sa lugar na talagang masaya, yung fulfilling na yung mga ginagawa mo, successful, ganyan po, no, malalaking opportunities na talagang kusang lalapit sa'yo, kakatok sa pinto mo. O, diba? Kakatok sa pinto mo. Papasok. Wow. Sa buhay mo, sa career mo. Wow. Allow unlimited abundance. Diba? Mga crystals. Meron din pong sign dyan na crystals. Maring may makita po kayo na crystals. O lumalabas po sa FYP po ninyo. Mga ate, mga dude, or kasalukuyan po lumalabas po sa FYP po ninyo mga crystals, ganyan po, basta tungkol po sa crystals. Meron din po ditong sign na makita po ninyo yung mga videos po, lumalabas po sa FYP po ninyo na mga yung pong katulad po ng mga AI na videos na mga parang umuulan po ng gold coins, or meron pong goddess na AI na goddess of good fortune o abundance na nagpapaulan po ng mga gold coins, or may makita po kayo sa videos or sa FYP po ninyo na mga yung mga gold bars, ganyan po, or mga dollar bills na nagliliparan, ganyan po, or umuulan ng mga dollar bills. Wow. So, sign po yan, rainbow. Meron din pong mga lucky po na lucky plants, ganyan po. Star din po, isang sign po yan. Meron din pong may makita po kayong river, ilog, gold coins, crystal ball, meron din po, or crystals, gems, ganyan po, copper bracelet, copper rings, ganyan po, or copper necklace, copper po na cup, yung original talaga, yung authentic talaga na copper, mga ate, mga dude, kasi meron po talagang kino-coat lang eh, coating lang, yeah, hindi totoong copper. Kailangan talaga kung kayo po ay mag-i-invest ng copper bracelet para sa pag-attract po ng abundance po ninyo, or pag yan po yung pagbibigay ng signal sa Divine Universe na ready ka nang matanggap lahat ng lahat po ng mga blessing, abundance, prosperity, malalaking pagbabago sa buhay mo, mga golden opportunities, ganyan po, no? Abundance, yung pagsusuot po ng copper na accessories,
Yung totoong copper po, hindi po yung coating lang. Kasi meron talagang meron po mga binibenta po sa online na hindi talaga totoong copper. So, see to it na yan po ay raw material o yung original talaga, authentic na copper. O sa ilan naman po, makakatulong din po sa healing po ninyo or pagpapataas ng vibrational energy or frequency po ninyo yung paggamit po ng mga mug or cup or yung baso na gawa talaga sa authentic talaga na copper sa ilan. So, wow. May tumutulong talaga sa inyo na Goddess of Fortune. Isa rin dito si Goddess Buena Fortuna. Yan po. Siya po yung tumutulong din sa inyo sa mga hinihiling po ninyo. Nagbibigay siya ng mga wishes po ninyo basta tungkol po sa pera, sa trabaho po ninyo. At si Goddess Hecate. Siya talaga yung unang-una dito na lumabas na kumukonekta sa iyo dahil sa sign po na snake, moon, may makita po kayong black candle, kahit saan, in any shape or form, may makita po kayong black candle, aso, ano man po yung kulay ng aso, lalo na po yung itim po na aso. Okay. Garlic, meron din po garlic. Significant din po yung sign po na garlic. Or ito po yung pwede po ninyong i-offer o pagbigay po ng honor, pagpapasalamat po kay Goddess Hecate sa pagtulong niya po sa inyo na mas magkaroon po ng successful na buhay, na trabaho, career, lalo na po na hahatak niyo po yung abundance sa tulong din po ni Goddess Hecate, ni Goddess Buena Fortuna, at unang-una ay si God, si Papa G. Ayan po ang Divine Universe na talaga ang tumutulong at nagbibigay po sa inyo, nagsusupply po sa inyo ng abundance. Kaya i-allow mo na lang. So, i-activate nyo na lang po yan. Allow. Ibig sabihin ay unang-una maniwala. Maniwala ka na kahit gaano pa ka toxic ang sitwasyon mo sa kasalukuyan ay eto na yon, existing, meron ka na nito, eto yun, abundance mo, allow mo na lang, kailangan mo na lang mga ate, mga dude, ay kumonekta or yung frequency mo ay magmatch sa Divine Universe para makuha mo na to, itong abundance na sa'yo naman talaga to. So, kailangan mo mag-tap in sa abundance frequency na sa'yo rin talaga, generational wealth, divine wealth po ito. So, yan po, mga tayo mga dude. Pwedeng ipang-activate nyo po itong mga numbers na to, angel numbers na 111-777-888-999 or 444. Kahit isa lang po dyan, mga tayo mga dude. Kahit isa lang po na angel number, no? Pili na lang po kayo. 111-777-888-999 or 444. Puro mga lucky numbers po ito na mag-activate po ng inyo pong unlimited abundance, mga tayo mga dude. So, yan po. Sana may makuha po kayo dito kahit paano, mga tayo mga dude. At sa mga naniniwala lang po, talagang wow, ang clue sa inyo ay ilan linggo na lang. So, pinaka minimum dito na hintay po ninyo ay 1 week. Wow. At nandito na po yung abundance, yung prosperity po ninyo, maayos at permanente po na pagkakitaan or trabaho. Pero yun nga, hindi talaga may iwasan na may mga enemies, may mga haters kayo, may mga snake talaga. Pero mga ate, mga dude, kayo po ay ito po yun. Ang gusto sa inyong iparating na mensahe ni Goddess Hecate na kayo po ay extremely protected. Pinoprotektahan ka ng Divine Universe at pati na rin po ng mga ancestors po ninyo. At sa ngayon ay ang talagang nakatutok sa iyo sa protection mo ay si Goddess Hecate, kasi talagang maraming mga injustices, maraming mga naranasan ka na hindi mo naman talaga dapat maranasan. Ito ay kagagawan po ng mga enemies po ninyo sa competition, lalo-lalo na. So, yun po. Gusto kang bigyan ng assurance ni Goddess Hecate na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Tuloy mo lang kung ano yung ambition mo sa buhay. Yung mga minamanifest mo, ituloy mo lang yan. At siya nang bahala sa mga kumukontra or sa mga enemies, sa mga haters mo.
sa protection mo. Sagot ka ni Goddess Hecate at unang-una sagot ka ni Papa G. I-allow mo lang, tatanggapin mo lang, yun lang gagawin mo matay mga dude. Ang unang-una kasi maniniwala ka talaga na matanggap mo lahat itong infinite abundance. At hindi ka naniniwala, baliwala lahat ng lahat-lahat ng gabay, protection na ginagawa ng mga goddesses ng mga beings para gawin karotahan at ayan po, oh, tulungan ka na mating sa tamang direction kung saan man mas magiging successful at magiging abundant ka. At hindi may iwasan na kahit saan ka pumunta, may mga snake. Pero ang sigurado dyan, mga dude, ay ipararana sa'yo ng infinite source ng divine universe. At sa tulong na rin ng mga ancestors mo, ng mga angelic beings, ng mga goddess, goddesses na tumutulong sa'yo, pumaprotekta sa'yo, ay mararanasan mo ang heaven on earth dito po. Dito po sa 3D, dito po sa third dimension, okay, dito po sa planet Earth, mararanasan nyo ang masaganang buhay. Luxury, yan po, luxury po yan, o. Oh. 9 of Pentacles. Wow, napakagaan, prosperous, yan po, ng career po ninyo at may growth dyan, nagpapatuloy po yan, hindi lang po dito matatapos yan na pag naranasan nyo na yung masagana, tapos na, hindi po ganon, unlimited po yan, continuously po yan, tuloy-tuloy na mag-grow ka bilang tao, mag-grow yung career mo din bilang mga tayong mga dude, mag-grow ka bilang human, mag-grow din ang soul mo, yan po. Yung pinagkakitaan po ninyo, yung pera mag-grow, ganyan po, yung iniipon po ninyo, basta puro growth, expansion po yan, mga ate, mga dude. So, wow, congrats, ngayon pa lang kinocongrats ko na kayo dahil napakaganda nito, malaki to, huge breakthrough, literal na malaki at unlimited po yan na abundance. Maraming salamat po, sana po ay may nakuha po kayo dito at yan po ay sigurado kung napanood nyo to, ma-activate na yung abundance prosperity po ninyo. Yun na lang kailangan po ninyo, i-allow nyo, tanggapin, embrace nyo yung abundance at syempre maniwala na wow, ikaw ito. Okay, sa'yo yan. Sa'yo yan, yung abundance prosperity na yan. Walang makakaagaw nyan sa'yo. Okay, para sa'yo yan. Yan po ay gift o reward, regalo po sa inyo ng infinite source. Sa lahat-lahat ng mga, ito yun, oh, sa lahat ng laban na hindi mo sinukuan. Wow! Sa Seven of Wands. Para kang yung pong araw-araw nakikipaglaban sa hirap ng buhay, sa hirap sa pera, ganyan po. Yung walang katapusang laban. Kaya deserve mo. Deserve mo tong unlimited abundance, mate, mga dude. At luxurious life. Yan, luxury. Mararanasan mo yan. Deserve mo ang luxurious life, mate, mga dude. Luxury. Luxurious lifestyle. Wow. Hindi ka sinilang para magtiis or magtipid at makontento sa kakapranggot or kaunti, mate, mga dude. Kayo po ay talagang napunta dito sa planet Earth para maranasan ang malalaki talaga, kasi big, huge, massive, gigantic, puro malalaking success. Hindi ka mate, mga dude, hindi ka pinanganak para makontento or magtiis lang sa yung ganyan lang, konti lang, maliit lang, hindi po ganun. Sinilang ka para ma-enjoy, para matamasa yung unlimited abundance, prosperity. At big happy changes yan, malaking tagumpay, success, wow. Mga tayo, mga dude, maraming salamat po, ingat po kayo.